Father God, salamat po Panginoon sa panibagong linggo ng umaga na pinagloob niyo po sa amin. Another day, Lord, kung saan po kami makakapagpahinga sa iyong presensya, makakapakinig ng iyong salita. God, ihanda niyo po ang puso ng bawat isa, Lord, ng makikinig, Lord. Gayun din po ako, Lord, na magtuturo. Alisin niyo po, Lord, every pride in me, Lord, and we pray, God, na kumilos po kayo sa kalagitnaan namin ngayon. Kayo lang po ang maitaas, ang pangalan mo lamang ang maitaas, Panginoong Jesus. At salamat, Lord, for this privilege to worship you in our country. Meron po kaming laya para sambahin ka, Panginoon. We also pray, Lord, that you bless all the worship services na nangyayari today, lalo pagdating, Lord God, sa iyong mga simbahan, Lord. Maraming salamat po. Prepare our hearts as we listen to your word. In Jesus' name. Amen. Makakaupo na po kayo. So ngayon po, tuloy lang natin ang ating pag-aaral sa Book of Exodus. Ngayon, mag-focus po tayo sa chapter 3. But before that, balikan po natin yung last 3 verses sa chapter 2 na hindi natin sinama sa ating pag-aaral last week. So please open up your Bibles, Exodus chapter 2, verses 23 to 25. We need to study this, we need to read this for us to appreciate more yung chapter 3. So basahin ko po. Years passed and the king of Egypt died, but the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cries rose up to God. God heard their groaning, and He remembered His covenant promise to Abraham, Isaac, and Jacob. Verse 25, He looked down on the people of Israel and knew it was time to act. So ang title po nating pag-aaral today is When God Calls Us. So tuloy na po natin ang ating Bible reading sa Exodus chapter 3. So like the usual thing that we do, let me share with you the events po na nag-transpire dito sa Exodus chapter 3. So unang-una po is about the calling of Moses. Please look at your Bibles. Basahin po natin yung verse 1. It says, Now Moses was tending the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the far side of the wilderness and came to Horeb, the mountain of God. So let's pause for a while. Ito po yung sinasabi ko sa inyo last week na si Moses po ay magiging isang shepherd. Parte po ito ng humbling process ng Lord sa kanya. Na kung babalikan natin sa chapter 2, si Moses po ay naging isang royalty ng Egypt. Then pinatay niya yung isang Egyptian, naging criminal po siya, naging fugitive, at naging wanderer po siya sa isang foreign land. At pagdating niya dito sa Midian, nagkaroon siya ng asawa, nagkaroon siya ng anak, at ngayon nga ho, siya ay isang shepherd. And kung mapansin niyo rin po, last week, ang pangalan ng father-in-law ni Moses ay Reuel. Pero bakit suddenly pagdating ng chapter 3, Jethro? Bakit ganon? Nagkamali ba ng pagkakasulat si Moses? Error ba to sa scripture? Ang sagot ay hindi po. So in order for us to understand this, ganito po yan. Yung Reuel po, ang tunay na pangalan ng kanyang father-in-law. Tapos yung Jethro, it is his title. Take note, priest po si Reuel, di ba? Tapos yung title niya as a priest is Jethro. Ang ibig sabihin po nito sa Hebrew translation ay His Excellency. So malinaw po na hindi po ito error sa scripture. So let's continue. Tignan niyo po yung mga Bibles niyo. Verse 2, There the angel of the Lord, o ang Diyos po mismo, appeared to him in flames of fire from within a bush. Moses saw that though the bush was on fire, it did not burn up. So Moses thought, I will go over and see this strange sight, why the bush does not burn up. So normal po sa panahon nila makakita ng burning bush. Desyerto po yun eh. And even up to this time, na meron pa rin po mga burning bush sa disyerto. Pero ang hindi po normal dito, nakita natin, nabasa natin, na though nag-aapoy o nagdiliyab yung bush, pero hindi siya natutupok. Di ba? Ito pong burning bush na to is God's way of getting the attention of Moses. So tuloy po natin. Verse 4. When the Lord saw that he had gone over to look, God called him from within the bush, Moses, Moses. And Moses said, Here I am. Sabi ng Diyos, Do not come any closer. Take off your sandals, for the place where you are standing is holy ground. Hindi ko po sinasabing holy yung Mount Horeb.
Naging holy ground po yung lugar because God was there. The presence of God was there. Verse 6, then he said, tignan niyo po maigi kung paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. At this, Moses hid his face because he was afraid to look at God. Nasaksihan po kasi ni Moses yung kabanalan at kapangyarihan ng Diyos. And take note, alam ng Diyos yung lineage ni Moses. Kaya ho siya natakot. So tuloy po natin. Ito po yung pangalawang event na nangyari. After magpakilala ng Diyos kay Moses, dito na papasok yung kanilang conversation. So tignan niyo po yung Bibles nyo. Basahin po natin verses 7 to 11. If you're there, say amen. Verse 7, I read, the Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelite has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. But Moses said, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? So matapos po masaksihan ni Moses yung kapangyarihan ng Diyos. Matapos magpakilala ng Diyos sa kanya. Matapos sabihin ng Diyos yung kanyang plano kay Moses. Matapos sabihin ng Diyos na gagamitin niya si Moses. Anong sagot ni Moses? Sa verse 11, sabi niya, who am I that I should go to Pharaoh? To make it short, verse 11 shows us na wala pong self-confidence itong si Moses. Sa ilang kadahilanan ho. Unang reason, matanda na ho siya. Acts 7 verse 13, it says, after 40 years had passed, an angel appeared to Moses in the flames of a burning bush in the desert near Mount Sinai. Yung Mount Horeb and yung Mount Sinai, isang bundok lang po yan. At pag-aralan po natin ito last week, base po sa Acts 7 verse 23, na 40 years old po si Moses nung napatay niya yung Egyptian. 40 years old po siya nung tumakas po siya papuntang Midian. So to make it short, 40 plus 40, 80. So during this time, around 80 years old na po si Moses. Matanda na ho siya. Wala na yung youthful strength niya. Wala na yung youthful look niya. Mahina na siya. Kaya wala na siyang self-confidence. Another reason kung bakit wala siyang self-confidence na pumunta sa Egypt is because, if you'll remember, he was a criminal. Sa chapter 2, sinabi ko po kanina, napag-aala natin last week, na siya'y pumatay ng isang Egyptian. So therefore, takot siyang bumalik sa Egypt. Bakit? Kasi baka patayin siya. Baka hulihin siya. Baka ikulong siya. Kasi sa chapter 2, si Moses na pag-aaralan natin, ay isa siyang may impluwensyang tao. Kilala po siya. Siya ang purong Hebreyo na inampon ng prinsesa ng Egypt na naging isang mighty warrior din, na naging isang maimpluwensyang tao na pumatay ng Egyptian na naging isang kriminal. Kilala ho siya. That's why takot ho siya. Pero during this time, hindi pa po alam ni Moses na yung mga taong gustong pumatay sa kanya ay patay na. Pero tignan natin, paano kinontra ng Diyos yung lack of self-confidence ni Moses? Tignan niyo po yung verse 12. Anong sabi ng Lord? Sabi ng Lord, I will be with you. Grabe, diba? Wala kang confidence sa sarili mo? I will be with you. Takot ka? I will be with you. Mahina ka na? I will be with you. Sa panahon natin, ganun rin ho eh. Maybe iba sa atin, wala tayong self-confidence. No, low self-esteem. Tingin natin sa sarili natin, wala tayong kwenta. Pero kapatid, I'll tell you this. Kung Kristiyano ka, kung ikaw ay na kay Kristo, sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. He will never leave us nor forsake us. So tuloy po natin.
Sabi ng Diyos kay Moses, "And this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." Let's continue, verse 13 to 15. Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, 'The God of your fathers has sent me to you.' And they ask me, 'What is his name?' Then what shall I tell them?" Sayin niyo mabuti yung Bibles niyo. Importante po itong verses 14 and 15. God said to Moses, "I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you." Verse 15, God also said to Moses, "Say to the Israelites, 'The Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." So let's pause for a while and let me share you some truths regarding these verses. The moment that God told Moses, "I am who I am," ang ibig sabihin po nito sa Hebrew ay, "Eye asher eye." Or, "I will be what I will be," or "I will be who I will be." Ang pinararating ho ng Diyos kay Moses ay yung pagka-Diyos niya. No, that He is the Creator, He is the Holy One, He is the Mighty One, and He is eternal. At ang pinaka-highlight po doon sa Eye Asher Eye, or yung "I am who I am," it's more than just a name. Because names are given. Tama ho? Names are given. Sino magbibigay ng name sa Diyos? God was already there even before the creation of time. Can you imagine that? Walang beginning. Because God is God. Pinakay na highlight po rito yung pagiging Diyos ng Diyos at yung kanyang characteristics. And pagdating po sa pinakadulo ng verse 14, yung "I am who I am" naging "I am." Tapos pagdating po ng verse 15, ginamit po yung salitang "the Lord." Tignan niyo po yung Bibles niyo. Sa simula ng verse 15, nandiyan yung word na "the Lord." So dito na po papasok yung tinatawag ng mga Bible scholars na tetragrammaton, o yung YHWH na tinatawag natin sa panahon natin ngayon na Yahweh. At pagdating po sa verse 15, mas lalo pong nagpakilala ang Diyos kay Moses na eto siya. He is the Lord, He is the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Sabi pa ng Diyos, "This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Now question, if Yahweh ang itatawag sa Diyos, then why Jesus? Why do we worship Jesus? Why do we sing praise to Jesus? Why do we view Jesus as God? Bakit? Eh, Yahweh daw yung pangalan ng Diyos. According dito sa binasa natin, di ba? Pero tingin niyo po ito. In relating to our Lord Jesus, John 8:56 to 59, it says, sabi ni Jesus, "Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad." Sabi ng mga Jews kay Jesus, "You are not yet 50 years old and you have seen Abraham." Sabi ni Jesus, "Very truly I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." 59, "At this they picked up stones to stone him." Alam niyo, the very reason why itong mga Hudyo ay kumuha ng bato para batuhin si Jesus, because they are accusing Jesus of blasphemy. Tingin niyo po maigi. Itong word na to, itong "I am," it pertains dun sa "I am" dito sa Exodus chapter 3. To the word Yahweh. As if Jesus was telling them, di naman tell, kumbaga parang pinararating ng Lord sa kanila, "I am the God of your ancestors. I am the God of your father. I am the God of Abraham. I am the God of Isaac. And I am the God of Jacob." Hindi nila matanggap to eh. Kasi ilang taong ka lang eh.
Ba't sasabihin mo na nandun ka ang time ni Abraham? Tapos the moment na sinabi ni Jesus yung I am, it is a sacred word pagdating po sa mga Jews. Pag sinabi mo to in pertaining sa sarili mo, blasphemy, papatayin ka po nila, babatuin ka nila hanggang ikaw ay mamatay. Pero tignan natin mabuti how Jesus described himself sa New Testament. Sabi ko nga kanina, it is more than just a name. Yung I am who I am. But it's all about the characteristics and the being of God. Number one, sabi ni Jesus sa John 15:1, it says, I am the true vine. And my Father, ang Diyos Ama, is the gardener. Number two, John 16:35, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Number three, Jesus answered sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Number four, John 10:11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Number five, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. Number six, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Number seven, John 8:12, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. At ang pinakamatindi, makikita natin sa book of Revelations. Actually, tatlong beses po itong minention dito sa Revelations. Ito po yung I am the Alpha and the Omega. Revelations 1:8, I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is and who was and who is to come, the Almighty, present, past, and future. Pinapakita po rito yung pagiging eternal ng Diyos na nandito na siya even before the creation of time. Si Jesus po ito nagsasalita. In Revelations 21:6, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give water without cost from the spring of the water of life. At pinakahuli po, Revelations 22:13, I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So to make it short, these are the bold statements of Jesus na makikita natin sa scriptures of Him being God. At ang ina-highlight niya, hindi niya pinagkakalanda ka na, ako ang Diyos, I am God, hindi. Hindi kailangan sabihin ni Jesus yon. Dahil siya mismo ay Diyos. Limbawa ako, kailangan ko ba sabihin sa inyo na lalaki ako? Hindi na, kasi obvious, nalalaki ako. Ang Diyos din, hindi niya na kailangang ipagsigawan pa na siya ay Diyos. Diyos ho siya eh. And kung imagine natin, sobrang makapangyarihan ng Diyos. Na yung I am pala sa Old Testament, itong I am na kausap ni Moses, ay ang ating Panginoong Jesus. Na kung isipin nyo, gaano kapangyarihan ng Diyos na ating sinasamba na si Jesus? Grabe, di ba? He is eternal. He is the Creator God. Andyan na siya before the beginning of time. Banal siya. And yet, this all-powerful, almighty God humbled himself in obedience to the Father to die on the cross for the sake of the restoration ng nasirang relasyon ng tao at ng Diyos dahil sa kasalanan. For the sake na magkaroon tayo ng forgiveness sa ating mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Makapangyarihan siya, and yet, he humbled himself. Kita niyo yun? This is our Jesus. Our Jesus, mga kapatid. Ito yung Jesus na sinasamba natin. Ito yung Jesus na nagmahal sa atin. Ito yung Jesus na King of Kings and Lord of Lords sa malapit nang dumating. And He is Jesus, the Great I Am. So pangatlo pong event na gusto ko pong i-share sa inyo is about the prophecy of what is about to happen. So mababasa po natin ito in verses 16 to 20. And I'll read this to you. Check to rin po yung mga Bibles ninyo. Go,
"Assemble the elders of Israel and say to them, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, appeared to me and said, I have watched over you and have seen what has been done to you in Egypt. And I have promised to bring you up out of your misery in Egypt into the land of the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites, a land flowing with milk and honey. The elders of Israel will listen to you. Then you and the elders are to go to the king of Egypt and say to him, the Lord, the God of the Hebrews, has met with us. Let us take a 3-day journey into the wilderness to offer sacrifice to the Lord our God." Isang verse na po ako? 19. "But I know that the king of Egypt will not let you go unless a mighty hand compels him. So I will stretch out my hand," yun po yung mighty hand na magko-compel dito sa Pharaoh, "and strike the Egyptians with all the wonders that I will perform among them. After that, he will let you go, and I will make the Egyptians favorably disposed towards these people, so that when you leave, you will not go empty-handed. Last verse, every woman is to ask her neighbor and any woman living in her house for articles of silver and gold and for clothing, which you will put on your sons and daughters, and you will plunder the Egyptians." So dito po nagtatapos ang ating pag-aaral sa Exodus chapter 3. Medyo nakakabitin, di ba? Pero po, kailangan nating i-cut dito dahil next week, makikita po natin yung mas exciting na part. So I would suggest sa inyo, nabasahin nyo na po yung mga Bibles nyo, mag-advanced study na po kayo rito para madali po sa atin. So now, ano po yung mga life lesson ating matututunan dito sa ating pag-aaral sa chapter 3? Una-una, God didn't make a mistake when He chose His own. Totoo lang ho, hindi po nagkamali ang Diyos nung pinili niya yung mga taong para sa Kanya talaga. Halimbawa lang ho, si Moses. Kung titignan natin in our standard, si Moses po ay hindi siya fit to be a leader. Unang-una, matanda na siya. Pangalawa, isa siyang mamamatay tao. Pangatlo, isa siyang shepherd. Alam niyo po ba, ang pagiging shepherd during this time ang isa sa pinakamababang uri ng trabaho. At pang-apat, isa siyang tao na walang bilib sa kanyang sarili. In our human standard, hindi siya papasa as a leader. Pero isipin nyo lang, itong weak and sinful man na ito, frail man na ito, old man na ito, siya ang pinili ng Lord. Excuse me. To bring the Israelites out of Egypt, papuntang pangakong lugar. Parang tayo rin yung mga Christians, no? Tayo ay pinili ng Diyos. Sinabi po yan sa mga epistles ni Paul, that we are chosen before the creation of this world. May mga time na convinced tayo, di ba? Na talagang hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa atin, na Christian tayo. But there are also sometimes, no, real talk lang, na feeling natin parang nagkamali yata si Lord sa atin. Kasi bumagsak tayo sa kasalanan. At bumagsak na naman tayo sa kasalanan. Halimbawa, minsan napapatanong tayo, Lord, pinili mo ba talaga ako? Kasi nakapanood na naman ako ng pornography. Lord, pinili mo ba talaga ako? Eh kasi Lord, nakapaglasing na naman ako. Lord, pinili mo ba talaga ako? Eh kasi nangupit na naman ako sa nanay ko. Alam niyo yun? Minsan pag bumabagsak tayo sa kasalanan, there are moments na tinatanong natin ng Lord kung ligtas ba talaga tayo. Pero alam niyo mga kapatid, if you are questioning God, I'm not saying the questioning on a negative way, pero on a positive way, kung talaga bang ligtas tayo, because we feel this conviction, I'll tell you this. Ligtas ka po at hindi po nagkamali ang Diyos sa iyo. Kasi po, as long na andito tayo sa mundo, magkakasala at magkakasala pa rin po tayo. Ako, nagkakasala pa rin. Si Pastor, nagkakasala pa rin. Yang katabi mo, tignan mo mukha, nagkakasala pa rin yan. No, yung nasa likuran mo, nagkakasala pa rin yan. Lahat po tayo nagkakasala. Because we are still under construction. So to make it short, kapag tayo nagkasala na naman,
tandaan po natin, 1 John 1:9, it says, if we confess our sins, He, ang Diyos, is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tapat po ang Diyos para patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Tapat din po ang Diyos para linisin niya tayo sa ating mga karumihan at ituwid niya yung ating mga kalikuan. Pero let me remind you this. Though ang tunay na pinili po ng Diyos ay magkakasala pa rin, pero ang tunay na pinili ng Diyos ay hindi dapat mag-enjoy, magbabad, at mamuhay sa kasalanan. Iba ho yung nagkasala tayo sa namumuhay tayo sa kasalanan. And if we are enjoying sin and still living with it, na hindi tayo nako-convict, no? Nang wala nang conviction, then doon na papasok yung problema. Bakit kaya hindi na ako nako-convict? Pero alam ko, dahil sa isip ko, dahil sinabi sa Bible, tinuturo sa amin sa church, nakasalanan itong ginagawa ko. Pero bakit nag-i-enjoy ako? Mga kapatid, kung nandun tayo sa ganong situation ng Christian life natin, I'll tell you this to you. Repent and kill that sin. Ask for the Holy Spirit's help. Lord, hindi ko ito mapagtagumpayan. Parang manhid na yung puso ko dito sa kasalanan na ito. Alam kong kasalanan ito pero nag-e-enjoy ako dito. Tulungan mo ako. If you need prayers, ask someone na close sa'yo. Pwede kang mag-message kay pastor sa messenger, pastor, please pray for me. Ito po yung struggle ko sa kasalanan. Pwede kang mag-message sa kapatiran, no? Brad, sis, ito yung struggle ko ngayon. Baka pwedeng pag-pray mo ako. Sa mga kapatiran naman na pinag-open na ng struggle ni kapatid, huwag naman nating i-chismis. Uy, alam mo ba, si ganito may struggle sa ganyan? O talaga, si ganito, bading? Wala pong ganun sana. Because prayers are badly needed by everyone here. Lahat po tayo, kahit si pastor, kailangan po niya ng prayers. Dahil tuso po ang kaaway. No? Tuso si Satan. He will do everything para malayo tayo sa Lord. Naalala ko lang, wala po ito sa aking outline, pero let me share with you. Naalala ko lang, isa sa nagustuhan kong preaching ni Pastor Dave Taylor dun sa Sydney. Is yung na-remind ako, sabi ni Pastor Dave, ang problema doon ng mga Christian, pag sinabing walk nila with the Lord, laging it's between them and the Lord. Nakakalimutan nila that there's a roaring lion, si Satan, na ang plano ay hilahin sila palayo sa Lord. Kaya maging discernful tayo, maging on guard po tayo, be on our guards lagi, and pray for one another. Pag nabalitaan natin isang kapatid nag-fall sa kasalanan, may times na pwedeng hindi na natin siya puntahan eh. Nabalitaan mo, pag-pray mo lang siya. And ang Diyos na ang bahalang kumilos sa kanya. Alam niyo po mga kapatid, bilang Kristiyano, we need to live a holy life. Bakit? Because our God is holy. Share ko lang po sa inyo. Sabi po ni J.C. Ryle, if you and sin are friends, you and God are not yet reconciled. Sa Tagalog, no, kung kaibigan pa rin kayo ng kasalanan, baka mamaya hindi ka pa talaga tunay na ligtas. I'm not condemning anyone. No, I'm not condemning. Sinabi ko nga po kanina, iba po yung nagkasala ka sa patuloy kang nagkakasala at namumuhay dito. Ngayon, nalaman natin na lahat tayo ay nagkakasala. Ako nagkakasala, yung katabi mo, nasa likod mo, si pastor, o kahit sino pang Christian, like si Pastor Peter Tanchi ng CF. Basta tao yan, magkakasala yan. So dahil lahat tayo ay nagkakasala, ibig sabihin, wala pong karapatan ng bawat isa na magbigay ng tuldok sa ating kapatid sa pananampalataya. Or sabihin natin, wala rin tayong karapatan na magbigay ng tuldok sa mga taong wala pang relasyon sa Diyos. Kasi ito lang po sasabihin ko sa inyo. Kung sila ay tunay na ligtas, meaning, hindi po nagkamali ang Diyos ng pagpili sa kanila. So therefore, kung hindi po nagkamali ang Diyos ng pagpili sa kanila, hindi pa po tapos ang Diyos sa kanya. So pakasabi sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa iyo. Halimbawa lang ho, kung meron hong tao na tinuldukan ako,
base sa nakaraan ko more than a decade ago. Siguro sasabihin sa akin ng tao na yon, oh, bakit andyan si Jimson? Eh, palamura yan. Sabihin natin, merong isang tao na tinuldukan si Epoy base sa kanyang nakaraan. More than a decade ago. Sasabihin nung tao na yan, oh, bakit church staff yan si Epoy? Eh, grabe mo makla yan. No, pinaalam ko ito sa mga ginamit kong pangalan ngayon. No? Hindi po sila mabibigla rito. O sabihin na natin, si Kuya Mario, manalo. Kung si Kuya Mario ay natuldukan ng tao base sa nakaraan niya more than a decade ago, baka sasabihin ng tao na yon na, oh, bakit volunteer worker yan sa church? Bakit yan intern elder? Eh, sabungero yan. Nagigits nyo? You know, mga kapatid, kung magbibigay tayo lagi ng tuldok sa mga taong quote and unquote, kilala natin na matagal na, at yung tuldok natin sa kanila ay yung sino pa sila more than a decade ago or more than 2 decades ago, we will fail to see the beauty of God's power at work within those people. Kasi sino ba mag-aakala na si Jimson na palamura more than a decade ago, ngayon nandito, nagtuturo ng salita ng Diyos? Sino ba nag-aakala na si Epoy na namamakla noon ay gagamitin ng Lord para maging isang church staff? Sino bang nag-aakala na si Kuya Mario na kumukubra sa Kristo noon, ngayon sumasamba na sa tunay na Kristo? Diba, na-imagine niyo yun? So mga kapatid, bilang Kristiyano, huwag tayo magbigay ng tuldok. Whether Kristiyan yung nakita natin nagkasala o hindi, lagi nating isipin, kung sila'y pinili ng Diyos, hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. At ang Diyos po ay never magkakamali sa kanyang mga pinili. So tuloy po natin. Pangalawa at panghuli pong life lesson nating matututunan dito is God is relational. Unang evidence that God is relational is He cares for His people. Nabasa po natin kanina sa Exodus 2:23-25 that He cares for the Israelites. He cares for His people. Pakalawang evidence that God is relational is that He happily commune with His people. So makita natin dito ang haba ng conversation ni Moses at saka ng Diyos. Actually, hanggang chapter 4 po yan. Hanggang chapter 4 po yan, ang haba ng conversation nila. May time pa nga sa chapter 4, mababasa nyo yan, na mainis si Lord kay Moses kasi ang kulit niya. Kahit na kinomfort na siya ng Lord, I will be with you, wala pa rin siyang believe sa sarili niya. Pero makita natin doon, yung conversation ay ongoing pa rin kahit na inis ang Diyos. Because our God happily commune with His people. You know mga kapatid, one of the biggest misconception about God ay ito. Kapag ang Diyos daw ay nagsasalita, laging seryoso ang tono ng boses niya. I'm not saying na hindi po seryoso ang Diyos sa kanyang mga sinasabi. But what I'm saying is, yung tono ng boses. Totoo naman po, may mga time na seryoso ang Diyos na nakikipag-usap sa mga prophets. But there are also times na ang Diyos ay masaya lang na nakikipag-usap at nakikipag-fellowship sa mga taong pinili niya. Example po, yung Abraham and God's conversation sa Genesis 18. Ito po yan. Dumalaw po ang Diyos na may kasama siyang dalawang anghel sa labas ng tent ni Abraham. Pag-aralan po natin ito last year. Tapos talagang pinaglingkuran sila ni Abraham. Pinaghanda ng pagkain, and grande pa talaga yung paghanda ni Abraham ng pagkain para sa kanila. Nagkukwentuhan pa nga sila habang nagkakainan. Then dumating sa point na sinabi ni Lord kay Abraham, nawawasakin niya yung bayan ng Sodom at Gomorrah. Kasi grabe na raw yung kasamaan nila. Tapos sabi ni Abraham sa Lord, Lord, kung meron bang 50 na righteous na tao sa bayan na yon, gugunawin mo ba yon? Isasama mo ba at idadamay mo ba yung mga 50 na righteous na tao? Sabi ng Diyos, kung may 50, hindi ko gugunawin, hindi ko sisirain. Tapos tumawad ng tumawad si Abraham, yung 50, naging 45, naging 40, naging 30, hanggang sa naging 10. Kung titignan natin, ang kulit ni Abraham, paulit-ulit, pababa lang naman ang pababa yung mga bilang ng tao na sinasabi niya rito eh.
No, ang kulit niya, ang dami niyang tanong na paulit-ulit, tapos nagpapaligoy-ligoy pa siya. Imbis na sabihin na lang, Lord, kasi andun yung pamangkin ko na si Lot. Pag ginunaw mo yon, madadamay si Lot. Pwede niya namang sabihin yun eh. Pero kung babasahin niyo po itong chapter 18 ng Genesis, masaya lang sinasagot ng Diyos yung mga tanong ni Abraham sa kanya. Our God is an all-knowing God. Alam ng Lord yung intensyon ni Abraham, bakit niya tinatanong yon. Pero hindi niya sinupalpal si Abraham na, tanong ko ng tanong, diretsuhin mo na nga lang ako, ang kulit-kulit mo, karami-rami mong tanong. Hindi niya ginanon si Abraham, di ba? He's just happily conversing with him and God is happily communing with him. Ine-enjoy lang ng Diyos yung kanyang conversation with Abraham. So mga kapatid, nakita natin dito, God loves fellowship. So sa panahon natin, whenever we attend church services, whenever we attend our CEFs, whenever we attend our discipleship group, whenever we do our personal daily Bible reading and prayer, it's a fellowship sa Lord. And God is pleased with that. Because again, I'll tell you this, without communication, the relationship is dead. So yung mga activities po na ito na ginagawa natin, hindi lang naman po siya activities eh. It is our way to know this God who loved us. Paraan po ito ng Diyos para mas makilala natin siya. And kung mas nakikilala po natin ang Diyos, kung mas namamagnify po ang Diyos sa ating buhay, He is pleased. No? He is pleased. Pangalawa pong evidence that God happily commune with His people is Jesus. Si Jesus po. Let me share with you this. Ito po yung nagawa ko pong quotation nung nag-aaral po ako rito. The proof that God is a happy God is Jesus. Again, the proof that God is a happy God is Jesus. Colossians 1 verse 15, it says, "The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation." Now, let me share with you some evidences ng ating Panginoong Jesus ay masiyahin. Una, Jesus loves to eat. Sino bang hindi sumasaya kapag masarap na pagkain ang nasa kanyang pagkainan? Tama? Jesus loves to eat. Pag binasa niyo po sa Gospel, sa Book of Matthew, Mark, Luke, and John, madalas pong naiimbitahan si Lord sa mga party, sa mga banquets, sa mga wedding, gatherings, kung saan merong kainan. At nakikikain po ang ating Panginoon. At kung isipin nyo rin po, meron pong Great Supper of the Lamb na tinatawag na mangyayari sa Book of Revelation, kung hindi ako nagkakamali. Pagdating na sa dulo, kapag meron ng lahat tayo mga Kristiyano ay nasa langit na, meron pong kainan. At pinag-aralan nyo po ito, literal nakakain po talaga tayo. See? Marunong magpasaya ang Diyos, si Jesus. Pangalawa, Jesus happily spends time with children. Ito po yung story sa Gospels kung saan dinadala ng mga magulang nila ang kanilang anak kay Jesus. Tapos nirebuke sila ng mga disciples si Jesus. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Let the children come to me. Kung si Jesus po ay hindi masiyahing tao, ay, ayoko din sa mga bata, magagaso yan. Siguro ganoon ang mga sasabihin ng Lord. Pero sabi ng Lord, sige, let the children come to me. Nakipag-fellowship, nakipag-bonding, nakipaglaro si Jesus sa mga bata. Napipicture out nyo? Ito yung Jesus. The great I am, yung makapangyarihan na Jesus na binabanggit natin kanina. And yet, nakikita natin ngayon na hindi lang siya makapangyarihan kung hindi masiyahin din siya. Pangatlo, Jesus loves to make people happy. Totoo lang ho. Ito yung story when Jesus turned the water into wine. Nasa isa pong wedding at sa lugar na Cana si Jesus. Sabi sa kanya ni Mary, wala na silang wine. So pinarating ni Mary, no, yung kanyang tumayong ina dito sa mundo, na wala na silang wine. No, gumawa ka naman ng paraan para magka-wine sila. Sabi ni Jesus kay Mary, woman ang tawag niya kasi hindi niya naman talaga nanay si Mary. Woman,
bakit mo ako ini-involve dito? Hindi ko pa naman time eh. Though sinabi ni Jesus yung mga words na yon, pero dahil hindi po KJ ang ating Panginoong Jesus, ayaw niyang mag-stop yung kasiyahan dun sa wedding dahil wala ng wine. Yung tubig po na ginagamit for ceremonial washing, panghugas ng paa, no, hindi po ito yung drinking water, ceremonial washing po ito, ito yung kanyang ginawang wine. And to make it short, it was the best wine doon sa wedding na yon. Grabe, di ba? Ayaw ng Lord na matigil yung kasiyahan. Sige, pakasaya kayo. Itong tubig na ito, gagawin kong wine. Hindi po siya KJ because he loves to make people happy. Now, let's pause for a while, mga kapatid. Isipin nyo, itong question na ito, how many times did God make you feel happy? Ilang beses ba tayo pinasaya ng Lord? Ilang beses na tayo nakaranas sa mga answered prayers? Siguro hindi na natin mabilang, no? Hindi na natin mabilang. Because that is our God. A God who wants us, who wants people, especially us, His people, to be happy. Totoo nga lang ho, kahit tayo nandito sa nasa lupa tayo ngayon, meron na tayong mansion sa langit eh. Meron na tayong bahay sa langit. Sinabi po ni Jesus sa gospel yon, para pagdating natin doon, no, bukod sa nakita natin siya, that's our objective, to see Him face to face, meron tayong titirahan. Tingin niyo po kung gaano kabait ang Diyos. Di ba? Ang panghuli, Jesus loves conversation. Kung mapapansin niyo po, every time naglalakbay si Jesus tsaka yung kanyang mga disciples, lagi silang may conversation. And may mga times na laging napapatapat si Lord sa mga tao na nagkakaroon siya ng conversation. For example na lang po, yung babaeng Samaritana, nagkaroon siya ng conversation doon. He loves also to teach. Sometimes nagtuturo siya in parable. So hindi po natin makikita ang Diyos na tahimik lang. Tahimik lang na wala siyang pakialam na parang hindi makabasag pinggan. Hindi po. Masiyahin po ang ating Panginoong Jesus. And another evidence, meron pong mga sense of humor si Jesus. Just imagine this. When Jesus called Peter, Andrew, James, and John, itong apat na to ay mangingisda. So naghimala po si Lord kay Peter tsaka kay Andrew. At nasaksihan po ito ni James sa kani John. So hinila po nila yung net na punong-puno ng isda kasi nung una wala silang mahuli pero naghimala na si Lord, marami na silang huli. Then nung tinawag sila ni Lord to be His disciples, ang sabi sa kanila ni Jesus, dahil sila ay fishermen, come, I will make you fisher of men. Diba? Tapos pagdating naman po dun sa inaakusuhan si Jesus ng mga Pharisee regarding kung kayo na dapat ibigay yung kanilang pananalapi, kung kay Caesar ba daw o kay God, sabi lang ni Jesus, ibigay mo sa akin yung coin na yan. O kaninong mukha yung nakikita nyo rito? Sabi nila, kay Caesar. Sabi ni Jesus, edi ibigay nyo yung para kay Caesar, ibigay nyo yung para sa Diyos. At panghuli po, nung sinabi ni Jesus sa isang kausap niya, na, oh, bakit puna ka ng puna ng speckle of dust sa mata ng kapatid mo? Nakakalimutan mo yata na meron kang troso dyan sa mata mo. Ito po yung mga proof ng Diyos na ating sinasamba ay masiyahin. Our God is a happy God. So pangatlo pong evidence that God is relational is He is a Father to His people. So in light to our study, hindi po natin ito mapag-aaralan dito sa chapter 3. But sa mga darating pa po natin yung pag-aaral, makikita po natin yung pagiging fatherhood niya, yung kanyang fatherhood sa mga Israelita. Makikita rin po natin next week sa chapter 4 na God considers Israel, yung bayan ng Israel, as His son. So bakit po? Because dito po sa bayan na ito, sa lahi na to, magmumula ang Mesiya. So kung titignan natin sa Book of Exodus, kung paano pinakita ng Lord yung kanyang fatherhood sa mga Israelita, pagdating sa provision, nag-provide po ang Lord ng pagkain nung sila ay nasa wilderness. Nagbagsak ang Lord ng mana, bread from heaven. At nagpadala po ang Lord ng quail nung sila ay nagsasawa na sa mana.
Pagdating naman sa protection, iningatan ng Lord ang mga Israelita sa kamay ng mga Egyptians and sa kamay mismo ni Pharaoh nung ginamit ng Lord si Moses to part the Red Sea. At pagdating naman sa guidance, ito po ay sa Sundays to come pa po. Pagdating naman sa guidance, no, ginaguide ng pillar of cloud by umaga ang mga Israelita and a pillar of fire sa gabi. At pagdating naman sa pagdidisiplina, grabe ho magdisiplina ang Diyos. Dahil kahit na sarili niyang bayang Israel na lumalayo sa kanyang kalooban, dinadurog ito ng Diyos. Why? For the sake of preservation, for the sake of purity. Hindi ho biro magkaroon ng relasyon sa Diyos. Because God is serious sa pagkakaroon ng relationship sa kanyang mga pinili, sa ating kanyang mga pinili. And in line to our daily life, no, ang Diyos ho ay siyang kikilos para ipagkaloob ang ating mga provisions. May times na nangangamba tayo, pero ang realidad, hindi natin kailangang magamba. Kasi ang Diyos nga, ipinagkaloob niya yung kaisa-isa niyang anak eh, ang ating Panginoong Jesus. Ano pa po ba yung mga pangangailangan natin sa buhay? In terms of protection naman, believe it or not mga kapatid, sometimes God uses tragic events in our life to protect us. Halimbawa na lang ho, meron po ba dito nagtatrabaho sa EPSA? Meron po ba nagtatrabaho sa EPSA dito? Factory, yan si ate. Halimbawa na lang, ate, imagine niyo po ito. Huwag naman po sana mangyari. Halimbawa na lang, habang nag-work kayo sa factory, naputulan kayo ng kamay. So, meaning, disabled kayo. Tapos, sumiklab ang digmaan ng Pilipinas tsaka ng China. Huwag naman sana, no? May God forbid, huwag naman sana. Tapos, ang utos ng presidente, lahat ng lalaki at babae na physically fit ay isasabak sa frontline. Si ate na naputulan ng kamay, hindi siya physically fit. So therefore, nandun na siya sa bahay niya. Hindi siya maisasabak sa bahay. So maybe sa atin, nagkaroon tayo ng mga detour sa life. Iba sa atin, nagkaroon tayo ng tragic event sa life natin. Pero just imagine, paano po ginamit ng Lord yung tragic event na yon sa ating buhay pagdating sa pagpaprotekta na sa atin. Imagine niyo po, one thing for sure, lahat tayo dumaan dito. But God allowed everything to happen for a purpose. And above all, for His glory. So pagdating naman po sa guidance, thank God we have pastors here in CCSGM na faithful pagdating sa Word of God. We have preachers na sinasala, mabunang mabuti ng pastor yung aming ituturo dito. We have the scriptures as well to guide us in this life. No? And above all, nakakatuwa, if we are really Christians, we have the Holy Spirit, our counselor, our guide in this life. Kaya makikita niyo po, may mga times na habang nagbabasa tayo ng scripture, para bang may single verse na mapapatigil tayo. At nangangausap talaga yung Holy Spirit sa heart natin na, oh teka anak, no? Kasalanan to, Jim. Kailangan mong itama to. Nakaranas na kayo nun? Sino nakaranas nun? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo nakaranas doon if you're reading the scripture. Mag-speak talaga ang Holy Spirit sa heart natin to correct us and as well to remind us. And lastly, ang disiplina po ng Diyos ay pagiging tatay niya, proof ng pagiging tatay niya. Magtaka ho tayo kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan pero hindi tayo pinapalo ng Diyos. Because sabi po sa Bible, God disciplines those whom He love. So, nakaranas po tayo ng disiplina sa ating panahon ngayon, sa ating buhay ngayon. It's enough proof that God is working in our life and that He loves us. Mahal po tayo ng Diyos. So, ulitin ko lang ho, no? Ito po yung mga life lessons natin today. Unang-una, God didn't make a mistake when He chose His own. At pangalawa, God is relational. So, dito po ako magtatapos sa dalawang verses na ito. 2 Timothy chapter 1, verse 9, He saved us, ang Diyos, and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus
before the beginning of time. At panghuli, Philippians 1:6, it says, being confident of this, that He, ang Diyos, who began a good work in us, will carry it into completion until the day of Christ Jesus. So mga kapatid, remember this. When God the Father called us into a relationship with Him through His Son, through the merit of the finished work of Christ, hindi po siya nagkamali. At kailanman po ang Diyos ay hindi magkakamali. Sapagkat po ang Diyos ay Diyos. So tayo po'y manalangin. Let's pray. Father God, thank you for this truth na aming natututunan. Salamat Panginoon that we are worshiping the true God, the mighty God, and yet a happy, holy, and loving God. Salamat po Panginoon dahil hindi ka po nagkamali ng pagpili sa amin. Salamat Panginoon dahil kahit kailan ay hindi ka magkakamali Panginoon. Kahit lahat ng nangyayari sa aming buhay Panginoon, may pagkakamali kami Panginoon, pero Lord, hindi ka magkakamali. Because you can turn this error sa isang magandang bagay, Lord. We know that. At salamat, Lord, dahil you've chosen us before the creation, before the foundation of this world. At salamat po, Panginoon, sa walang hanggang grasya na ibinubuhos niyo po sa amin day after day. Father God, I pray sa aking mga kapatid na nakapakinig po ng iyong salita ngayon. Alam namin, Diyos Ama, na kayo po ang magpapalago, Lord, ng mga seeds ng iyong salita na tumanim sa kanilang mga puso. We know, God, that the Holy Spirit will help us na maipamuhay, Panginoon, ang aming mga natutunan today. Bless each and everyone po, God, in Jesus' name. Amen.